Pero kung hindi nyo kabisado, ganyan lang para mabilis, no? Putulin nyo lang yan. Magtira kayo ng karugtong para kulay-kulay, no? Pero kung kaya mong basahin ang diagram niya, kasi may diagram dito yan. So, madali lang siyang i-wiring, no? Hey guys, magandang araw sa lahat ng mga nanonood ng video na to at sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko. May i-re-repair tayo ngayon na isang Hanabishi spin dryer. Ayan. At ito siya sa ibabaw. Tingnan natin. O sabi ng may-ari dito ay ayaw daw gumana. So ito lang daw timer ang gumagana, pero yung mismong dryer ayaw. So testingin natin siyang isaksak. So ayan na, sinaksak na natin siya, naka-plug na. At subukan natin siyang paikutin. O wala. Hindi siya umalog o hindi man lang gumagalaw o wala talaga. So ayan na, subukan natin siyang tester sa tester. So ayan na, testerin natin. Ayan, naka-time is 10 tayo o X10. Ayan, nakalagay din sa test probe sa plug. So, hindi man lang gumalaw yung tester natin o hindi man lang pumalo. So ibig sabihin may problema. May problema nga siya. Pwedeng dito sa may plug, pwedeng dito sa may timer dito, or dito sa may switch niya sa ibabaw, dito sa may takip. Pwede rin namang sa may motor. So bubuksan muna natin yung likod, tapos check natin yung motor. Yan, nabuksan na natin yung takip at kita na yung loob. Tingnan lang natin tong wiring niya. Yan, pagka ganito kasi yung problema, ang unang-una kong chine-check dyan, yung motor. Siyempre, kapag sira ang motor, huwag ka na magtaka. Hindi ka na maghahanap kung saan pa. O, ngayon, ito, mayroon siyang fuse. Yan, o. Pwede natin buksan to bago natin check yung motor. Yan. O, yung fuse niya, kung titignan sa malayo, buo naman. Pero para makasigurado tayo, testerin natin para malaman natin kung ito ba ay buo. So, tutukan natin ang tester. Ayan. So, buo, pumalo. Ayan, makikita ninyo. Hindi pala nakikita yung fuse. So, ayan, o. Oh. Okay. So, ayan. Buo yung fuse. Babalik natin yung fuse. Buo yan. Yan, naibalik na yung fuse. Ang susunod natin gagawin, test tayo dito sa, yan, para nakikita yung tester. Yan. Tapos, check natin yung itong motor. Ito mismo motor niya ay kulay, ibang kulay. Hanapin natin yung kulay. Kulay-kulay. Yan. Kulay black, brown, at itong gray. Check muna tayo dito sa may common o sa may black. Kasi yung common yan, yung black. Tapos, check natin tong dito muna tayo sa kulay brown. So, meron. Yun, wala. Yun. Naku. May tama ang motor. Bago-bago pa ng dryer, sira na yung motor. Damn! Tama, ito nga. Oh. Pagdating sa brown, may palo. Yun. Pagdating dito sa gray, wala. Ayan o. Oh. Papansin nyo, wala. Bago pa yung motor, alang ano. Yung makikita nyo yung motor, titignan natin, tutukan natin. Ayan o. Oh. Ayan. Bago pa siya, baka nga pasok pa sa warranty ito, no? You know? Hindi naman siya kinalawang. Talagang brand new pa yung motor niya. Hindi ala ka pang makikitang kalakalawang na yung talagang totaling grabe. Ito talagang malinis pa, oh. Pero bakit ganon? Ay, iba na yun. Bakit
nasira ka agad. O pagka ganito ang problema, pwede natin siyang i-report muna sa may-ari. O di kaya ay tawagan muna. Mahirap kasi pagka ganito gagalawin mo, baka meron pang warranty. Dahil bago pa yung itsura ng dryer at makinis pa yung kaha. Baka mamayon kwan, may warranty. Sayang pag binaklas natin yung motor. O kausapin muna natin yung may-ari nito. Para kung pagagawa, pwede natin siyang galawin. Ngayon, kung may warranty, hindi muna natin siya gagalawin. O yan guys, post muna natin at tatawagan natin yung may-ari. 1 hour later. Yan guys, tinawagan na natin yung may-ari at nakausap ko na. O, wala naman na palang warranty to dahil 1 year na palang nakaraan. Tapos yung resibo nito, di na raw niya makuan. Pero sa ganito kasi, pag 1 year na ala na, matagal na kasi pagka ganun. Buwan lang ang replacement nito. Saka sa warranty, malabo na pagka ganun na 1 year na o mahigit ng 1 taon. Pero maingat yung may-ari kasi bago pa oh. Yung kaha niya makinis pa. Mukhang bago pa talaga. Pero yun guys, babaklasin muna natin siya. At sinabi ko naman sa may-ari, babaklasin natin yung motor. Tanggalin rimache, hanapin natin. Ito kasi mga ganito, napuputol yan dahil aluminum yan. Pag naputol, hindi naman nasunog, pwede natin siyang idugtong. Pag dinugtong mo, yun, okay na naman. So, hanapin lang natin yung dugtong nito. Ayun guys, babaklasin muna natin ng buo. Pero bago yan, shoutout muna sa may-ari nito kay Mini Bernardino. At shoutout din sa mga kapwa natin technician, sa mga silent viewers natin, sa mga bagong subscriber. Ayun, shoutout kay JR Panoga Kalangaray. Kalangaray Vlog. Shoutout din kay Nanay JCG, kay Ginny Vibes Vlog, at kay Solid G TV, kay Radiant Explorer. Shoutout sa iyo boss, kay Coys Repair and Tutorial, kay Inting Butingting, at kay Marco Francis 713 Mix Vlog. Shoutout din kay Ortec TV Official, kay Electro Gintech, kay West Jojo Tech. Ayan, shout out sa inyo boss, kay Edwin Tech. At shout out din kay Master Andy Rabino TV o Tech TV, kay John P Technician. Shout out kay Jamyag TV, kay Naanatanan TV, at kay Leo Tech. Shout out din kay Batang Technician, kay Lynn Abalye. Shout out kay Rudolph Postudio, kay Jeros Flores Mix TV Vlog, kay Larry Tech. Shout out sa iyo bro, kay Nice Bro, kay Kuliko Tech. Shout out sa inyo boss. Ayan, yan lang yung hindi nabanggit sa next video na lang oh. Ayan, medyo maingay lang at may gumagawa ng bahay dito sa tabi, no? Kapit bahay, nagtatiles. Medyo maingay yung grinder. Ayan guys, shoutout na rin pala doon sa gumagawa ng bahay kay Kuya Ryan at sa nagpapala ng buhangin kay Ate Lay Bernardino. Ayan, ito nakakalag na yung makina ng dryer, no? At ito, babaklasin lang natin tong tornilyo. Ito. Ayun, maluwag na. So, hindi pa na luluwagan, maluwag na. Oo nga. So, ito na lang. Nako. Alanganin. Kailangan natin ng 8. So, walang tayo ng gamit. Ito, nakakuha tayo ng gamit at sakto-sakto. Ayan, tanggalin lang natin to buo. At tatanggalin natin tong wiring, no? Itong mismong wiring niya para makagalaw tayo. Yan, ayusin natin yung camera. Makinis pa kung mapapansin ninyo, okay pa siya. Halos wala pang kalakalawang. Kaya nakakapaghinayang, no? Sayang. Sabi nung may-ari, ano lang daw, repair muna.
Ngayon kung talaga nagpapapalit na siya, papalitan natin. Eh guys, bigay ako ng tip sa inyo sa mga hindi pa nakakabisado o hindi pa nakakaalam ng mga ganitong wiring, no? Kung hindi pa marunong o bago-bago pa lang sa pag-wiring nito. Yung iba ang ginagawa dito, pinipicturan o kinukuha na ng video, ganun. Pero mas mainam dyan ganito para mabilis ang pagkuha natin. Para hindi kayo maligaw. Yung iba tinatanggal kasi ito eh, yung mga kabisado na. Pero kung hindi nyo kabisado, ganyan lang para mabilis, no? Yeah, sa mga baguhan pa lang. Kasi ang kukunin nyo lang naman dyan yung wire na itong tatlong wire. Sige nga, tagal mo eh! Yung tatlong wire nya, dito sa may mataba. So, ang gagawin nyo lang dyan, putulin nyo lang yan. Magtira kayo ng karugtong para kulay-kulay, no? Yan. Ganyan lang. Pagka magtatanggal kayo ng motor, alisin nyo lang yung mismong wire ng motor. Puputulin lang ninyo, gaya yan. Tapos dito sa common, yung black. May ikaw naman yan, yung mga hindi marunong bumasa, ganun ang gagawin. Pero kung kaya mong basahin ang diagram niya, kasi may diagram dito yan. So, madali lang siyang i-wiring, no? Pero sa mga hindi pa nakakalam, ganun lang ang pagkukan dyan. Kaya na nagputol tayo. Ayan, no? May mga palatandaan tayo na pinutol. Ayan. May mga iniwan tayong mga wire na hindi pa natin sinagadayan. Para pag magwa-wiring, mabilisan, madali na lang. So, ayan guys, ha, natanggal na natin yung mismong motor niya. Pwede na natin itong baklasin. Tanggalin natin itong ground. Lost 3 yata. Ayaw matanggal yung ground. Dugtong na lang mamaya. So, ayan guys, baklasin lang natin yung rematche. Ito, ating tadlin. So, ayan guys, babaklasin natin siya. Ito, nakatanggal na. So, hindi pa nababaklas. Babaklasin natin yung rematche. Apat. Kumamit tayo ng katangan ganito. So, wala kasi tayong taga-hawak ng kamerang makina. So, ang gagawin natin dyan, gagamitan na lang natin ang dalawang paa, no? Iipitin natin pag pinuponsol. Galing, ha? Ito, sa ala lang natin siya pupukpukin. Ayan. Okay, tanggal lang natin yung isa. Sunod natin yung isa. Bumalok to, tampa ko. Wala yung panibago. O yan, nakakuha na tayo ng panibago. Kaya lang wala talagang concrete nila makita. O, pwede na yan. Tatanggal naman eh. Yan, tanggal na. Galing, ha? Ngayon, pwede na natin siyang busisiin, no? At makikita na natin dyan yung ako, natanggal na yung ano. Kung papalit tayo ng tornilyo dito. Alis na yung ano, nabingaw. Mamaya na yan. Titignan muna natin yung motor. Bago pa. Kaya lang parang overheat na. So, yan. Kung nabaklas na natin yung motor at nakita na natin yung tsura pero di pa nakita yung putol. So, wala naman tayo nakikitang putol, no? At mukhang okay naman.
Simulan na natin magbaklas. Okay. Tatanggalin lang natin yung mga tali. Ito, nakatali yan eh. So, okay guys, nabaklasan natin. Ito na siya, lumitaw na. At lumabas na yung connection. Mga dulo. Ito. So, testirin muna natin isa-isa. Baka dito lang sa may pinagdugtungan niya ang problema. Ang nawawala niyang wire ay o reading. Yung kulay brown yata, no? Testirin natin para malaman natin. So, yan. So, para malaman natin kung saan dyan yun hahanapin natin na wire. Ito yata ang ano, brown. Kasi yung black saka yung o yung brown ang meron. Okay. Yung ay gray ang wala, no? Yung black saka yung brown meron. So, itong gray ang nawawala. Gray. Dito tayo sa gray. Ito yung kulay gray. So, ito yung tutuntunin natin. Ayun. Oy, sabi ko na nga eh. Naputol lang sa may dugtungan. Oo nga, no. Oo. Ayan, no. Ito na yung kadugtong. Oo nga. Dito lang yan eh. Ang gagawin natin dyan, ito. Ganyan ang ginawa. Kinlip lang. Kasi hindi talaga siya naihinang. Subukan natin na, ano, hinangin. Hinangin natin dito. So, ayan guys, ngayon hinangin natin siya, no? Yung wire. Ayan. Ngayon nahinang na. Pwede na natin siyang ikabit uli sa ano. Meron ka ba yung cook? Kasalo? Anong available dyan? Ala na. So, ayun guys, nakikabit na natin yung tawag dito, spaghetti, sabi na. Pwede na! Ayan.
Yan, ibalik na natin siya. Testirin muna natin. Saka hindi pa pumapalo. Yan. Pakita naman sa tester. Kung papalo ba. At ito yung wire niya. Ano ba yung ayaw kanina? Yung... So, okay naman. Yung isa. Ang bali black. Saka... So, kung ayaw yata. Yun. Black saka yung gray. Pumalo naman. Tapos yung black saka yung brown. So, okay din. So, yan na. Okay na. At pwede na natin siyang ibalik. Ibalik sa dati. Mabalik din natin tong plastic na silyado niya, no? Mag-isa lang din tayo ngayon. Magbabalik. So, yan. Balik na natin yung isa. Pupukpukin lang natin ito. Kuha lang tayo ng pang ano. Okay guys. Nakakuha tayo. Ano lang ito ang ginagamit ko. Ang gamit natin ay shafting ng electric pan. Pupunsulin lang natin ito. Ilumabas na siya. Pwede na natin siyang yan. Pupukpukin mo lang siya para lumapad yung dulo. O, ganyan lang. So, sulod natin itong isa, no? Yan. O, yan guys, ha? Pwede na natin siyang ikabit sa lagayan. 1 hour later. Yan. Magwa-wiring na tayo ngayon. Yan. Hanapin lang natin yung ito dito siya. Yung brown. Balatan muna natin lahat. Thank you.
Susunod. Yung black. Oo, dito. Yan. Sunod, niya kay isa yung gray o dito dumudulas. So, ayaw nang matanggal. Napit-pit na ng husto. Patuloy na natin. Gamitan na natin ng tape. Yun. Yan, okay na. Pwede na natin siyang ikabit. Nice. Yun. Oh, sasalpak lang natin. Yan, naikuan ko na siya. Ito, naikabit ko na yung wiring. Tapos yung motor niya, naisalpak ko na rin doon sa loob dito. So, ngayon, testingin na lang natin siya. Yan. Ikot na. Bright na bright ka talaga. Okay naman. At maganda naman yung ikot. Yan. Patuloy na no. Tingin natin pag inangat kung magpupreno ba. Okay naman. Galing ang tiyamba mo. Malakas eh. So yan. Okay na. Ayan guys, hanggang dito na lang yung video natin. Sana nakatulong sa inyo yung video na to at maraming maraming salamat sa panonood.